Isa ka pa sa nawala ng kita ngayong pandemic? Hirap ka ngayong kumita ngayong pandemic? Gusto mo ba ng dagdag kita gamit ang GCash? In this video, tuturuan ko po kayo. Just keep watching. How to earn money using GCash. Bago ko ituro sa inyo yung actual na ginagawa ko pag nag-cash in ako gamit yung GCash, ipapaliwanag ko muna kung ano yung cash in. Kasi kahit ako nung una pa talaga, nalilito rin ako. Kaya, kailangan ko talagang ipaliwanag. Nang sa ganun, hindi rin kayo malito. Halimbawa, si customer nagsabi sa akin, "Ma'am, pa-cash out ng 200. Kukunin ko yung number ni customer at saka yung amount na pera na kailangan niyang isend. Okay. At saka yung charge, yung dagdag na charge sa bawat send ko sa kanya. So, gamit yung number niya, isi-send ko yung amount na 200. Pag nag-send na ako, magte-text yan si GCash na para i-notify ako na na-send na yung amount. So, yun yung cash-in. Tayo yung mag-send ng load sa customer. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung actual kong kinagawa. Just keep watching, guys. Diba guys, pag binuksan nyo ang GCash account nyo, makikita nyo yung ganyan. So, paano ba mag-cash in? Kunyari, pumunta si customer sa tindahan ko. Sinabi niya, magka-cash in po ako. Yan, yung gagawin ko, pipindutin ko yung send money. So, try ko guys ha. Tingnan nyo. So, yan. Lalabas si Express Send. Okay? Pindutin nyo yan. Tapos, ilagay nyo yung number. Pindutin nyo yung number. Magbibigay ako ng sample na number. Okay? 09 31 90 46 224. Okay? Tapos, ilagay nyo yung amount. Halimbawa, nag-cash in sa akin 10 pesos. Halimbawa lang yan, guys. Ha? Pero walang may nagka-cash in sa akin ng 10 pesos. Okay. Yan. Okay. Tapos, makikita nyo yung done. Okay, pindutin nyo lang yan. Okay. Lalabas yung next. Okay. Pipindutin nyo si next. Tapos, proceed nyo lang yun, guys. So, yan. Makikita nyo yung ganyan. Kasi ako, yung number na to, hindi pa verify ni GCash, kaya hindi nag-a-appear yung pangalan ko. Pero, pag mag-send kayo ng load, makikita nyo yung pangalan ni customer. Kaya hindi talaga magkakamali kay GCash. Kasi makikita natin yung pangalan ni customer kung sino man yung isi-send natin yung load. Kung kanino natin isend yung load. Talaga yung pagkamali kasi makikita dyan yung pangalan ng pagluda natin ng load ng GCash. Kunyari, sa akin, Frida Jean. Nakalagay talaga dyan, Frida Jean. Kaso ito, yung number na to, hindi pa verified ni GCash, kaya wala pang pangalan. So, tapos guys, isend natin. Okay? So, pindutin natin yan para mag-send na yung load. Okay? Ayan, makikita nyo yung resibo. Okay? Ayan. Nag-text na si GCash. Confirm na na-send na yung load. Okay? Kaya napaka-safe eh. Napaka-safe talaga ni GCash. Pag pag-load nga, pag naglo-load nga tayo sa Globe, magkamali lang tayo sa dial ng number. Mali agad. Diba? Lugi agad tayo. Dito, pag nag-send tayo, makikita pa natin yung pangalan ni customer, tapos
mag-i-email pa yan. May email, ma-send pa yan si Gika sa email ad natin. Tapos, mag-send pa yan sa messages natin. Na-confirm na na-send na yung load. So, yan. Screenshot nyo to guys, yung resibo na to. Kasi, dyan o, makikita natin yung reference number. Yan kasi ay yung minsan hinahanap na yung customer. I-screenshot lang natin yan. Okay? In case may magka-problema, mayroon tayong nakatagong evidence. Okay? So, yan. I-X na natin yan. Okay. Tapos na. I-X na natin yan. Okay. Yan lang. Magbaback na agad yan sa homepage ng GCash natin. Paano ba, ang next natin na tanong, paano ba mag-cash out? Kunyari, pumunta si customer sa tindahan ko, magka-cash out siya. Ganon rin yung gagawin ni customer. Kunin niya yung number na, kunin niya yung number niya. Katulad rin yun. Dito rin siya pupunta. Pupunta rin siya ng, ano, ng send money. Tapos, express send. Yan. Parang ano lang, yung kumbaga, siya yung nag-send sa akin. Dapat, di ba, pag nag-cash in, ako yung nagsisend ng amount na kailangan nila. Tapos, babayaran nila ako kung magkano yung amount na gusto nilang i-load sa GCash nila. Tapos, mag-charge lang ako kung magkano yung charge ko. Ganon rin sa cash out. Number ko, tapos i-send nila sa number ko yung load. Tapos, yun lang, mag-charge rin ako. Kasi doon tayo kumikita. Okay? So, ganun lang guys. Napakadali lang, diba? Hope na naunawaan nyo yung tutorial ko tungkol sa cash in at saka cash. Huwag lagi kalimutan yung resibo, screenshot guys. Or kung friend kayo ng mga customer nyo, screenshot nyo tapos isend lang sa mga Facebook account, ay Facebook, sa Messenger. Yan lang, di ba? Napakadali na ngayon. Hindi na kailangan ng mga papel-papel. Okay? Hope nakatulong ang video na ito. And don't forget to give big thumbs up if nagustuhan nyo ang video na ito. And subscribe sa hindi pa nakasubscribe. At pindutin ang notification beside para updated kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. At lagi po nating tandaan, hindi sa laki ng kita ang pag-asenso, kundi kung paano natin hawakan ang perang pinaghirapan natin.